Hi everyone! Hello! Hello guys! Welcome back! Yes, welcome back! Ito na naman kami. Dito na naman kami at magkakaroon na naman tayo ng live show. Yes, and our topic for today is... Yes. Taal Volcano. Yes, yung mga nakaraang na-experience natin regarding sa Taal Volcano. Yeah, kasi hanggang dito, no, more sa Batangas, Cavite, Laguna, hanggang sa Metro Manila. Yes, umabot dito sa Metro Manila. Sobrang lawak talaga nung naging epekto nung nangyari. Ito so, kamusta ba kayo dyan, guys, ngayon? Ano bang na-experience nyo doon sa... Nag-start siya Sunday yata, di ba? January 12. Sunday. Yes, Sunday. Up until now, kahit... Lalo na sa Batangas, ano pa, di ba? Mas na ano pa rin, nararanasan pa rin nila yung epekto ng Taal Volcano. Eruption. Yes. So, sige, introduce muna tayo. Hi, I'm Jed. Yes. Hi, I'm Dal. And I'm Yuan again. Yes. And we're from Puritan's Pride. Yes. So, for today's show, we would like to discuss about the Taal Volcano eruption. And yun nga, syempre... We want yung syempre priority natin dito is health natin, mm-hmm. 'di ba? So, ang topic natin is how we can be safe during these times. Or so, yung mga bagay na pwede nating gawin during may mga ganung pangyayari sa may mga similar na pangyayari. At ang kagandahan nitong topic natin is napapanahon. Mm-hmm. Kasi ongoing pa eh, 'di ba? Hanggang ngayon, tama ba? Dal level 4 pa rin. Level 4 kasi may mga naire-record pa rin pagbuga ng ash. Mm-hmm, mm-hmm. Tapos may mga naire-recording mga earthquakes. Mm-hmm. So, as per PBOX, since may no-monitor pa, hindi pa talaga nila dapat daw ibaba sa alert level 3 man lang yung level ngayon. Kasi nga, marami pa sila nare-record talaga ng mga earthquakes. Saka yun nga yung mga pagsabog pa. So, pwede pang maging level 5? Yes. Okay. So, it's an ongoing thing na yun nga, as much as possible. Kasi lahat tayo caught off guard eh. Kasi bigla ang biglaan, di ba? Yes, kagulat. Mm-hmm. Talaga siya. So now is the time to educate yourselves. We know na parang, di ba, marami tayong nakikita sa Facebook ngayon ng mga posts about what to do. And yun nga, yun yung i-discuss natin. Yeah. Okay. Tama. So, sige Dal, kwento mo naman, ano ba nangyari nung January 12? Yun, actually nasa bahay lang ako noon kasi resting nga natin. Nanonood kami ng TV, then all of a sudden, napinalita nga bigla yung about sa Taal Volcano na nagkaroon nga ng pagsabog. Mm-hmm, mm-hmm. Pero bago rin yun, may mga nakikita na akong post sa Facebook nga na may nakaharamdam na nga ng mga abo na nandun sa Tagaytay. Diba? So ayun, maraming nagulat. Tapos nung kinagabihan na nga, sunod-sunod na yung mga balita about sa Taal kasi nga palala ng palala or palakas na palakas yung pagsabog niya. Kaya from alert level 2 yata, ginawa siya agad level 3. Level 3, tapos level 4, no? Ang bilis ng pangyayari, oo. Kami nga nung linggo yun eh, nandun kami sa bandang Nuvali area noon. So, parang biglang nung on the way home, parang nagtataka ako yung mga patak ng ulan, ang kakapal, as in parang ang bibigat. Mm-hmm. So parang may mga putik nga siya. Sabi ko nga parang pag tinamaan ka nito, masasaktan ka eh. Mm-hmm. So yun na pala yun, kasi parang may ashes na yung mga patak ng ulan. Mm-hmm. Tapos yun nga, nakita rin namin sa mga sa Facebook post na talagang makikita mo yung mga sasakyan rin, yung mga bahay, di ba? Yung mga tao na talagang natabunan ng ano. Mga bata. Abo. Mm-hmm. Actually, ako din graduated sa Rizal. Mm-hmm. Na-experience ko din. Akala nung mga, kala ko din, normal lang siya na pagpatak ng ulan. Actually, yung mga taga doon din sa amin, kala nila normal. Oo. Nung nag-drive na ako ng motor, nakakapuwing na siya. Ang sakit na niya sa mata. So, akala ko, normal na alikabok lang din sa daan, ganyan. Hanggang nag-stay ako sa isang bahay ng friend ko, parang yung motor ko, napupuno na siya ng abo. Talaga? Na-realize na, nakita nga niya yun. Ano talaga siya? Ash ball. So, yun nga yung tinatawag nating ash ball. So, guys, hindi siya normal na alikabok. Kasi narinig, nababasa ko sa Facebook eh. Mm-hmm. Parang alikabok, ano pa ba daw, buhangin. Mm-hmm. Hindi siya normal na ganun. Hindi siya buhangin. So volcanic ash. And syempre, may kaakibat yun ng mga health hazards. Yes, sabi nga eh. Diba? Tsaka meron kasi siyang parang carbon dioxide and sabi, meron din siyang fluorine na chemical. Ah, okay. So ano ang nagagawa nun? So yung fluorine pala is no, siya, isa chemical na masama talaga sa skin natin. Mm-hmm. Na pag dumapas at magkaroon, pwede tayo magkaroon ng mga
skin rashes. Ah, so, kaya may mga nagpo-post sa Facebook yung mga bata. Totoo. Yes, meron. Para nag-allergies. Kala nila simple allergies lang yung una, di ba? So, yun nga, guys. It's really, may health hazards involved doon nga, doon sa mga ashes ng ano, from Taal Volcano. So today, kaya ituturo natin kung paano na ba maiiwasan natin yung mga ganung bagay na magkaroon ng mga sakit regarding dyan sa Taal Volcano eruption or tama. Sa ashfall. Kaya kailangan so, mag-ready to better tayo. Cope. So, but before we proceed, no, we would just like to send our condolences rin sa family ni Rio Abel, Maximino Alcantara, and Darwin Lahara. Alam niyo ba kung ano yung nangyari sa kanila, guys? Naghatid sila ng tulong dun sa mga biktima nga ng pagsabog ng vulkan. Unfortunately, nabangga sila ng truck. Naka-encounter sila ng car crash, nabangga sila sa truck, and yun nga, pumanaw sila. So kami po yung nakikiramay sa pamilya nila. On behalf of Puritan's Pride po. Pero grabe, no? Yun nga eh, natutuwa rin naman ako dun sa mga nakita ko sa Facebook. Parang there's still goodness sa humanity, di ba? Doon mo makikita yung pagtutulungan ng mga tao. Oo, tama. Even nung mismong nangyayari yung ano, yung pagputok ng bulkana, di ba? Yung mga tao na parang nasa labas, parang nag-aano sila ng mga tubig, doon sa mga umuuwi. Kahit yung mga malalayong lugar, di ba? Talaga bumubiyahe pa sila. Bumubiyahe sila para magdala ng mga tulong nila, goods. Diba? Oo, kasi nga, donations. Ganyan ang Pinoy. Yes, diba? Nasa na ang ating, ito. Ayan. Para i-comment naman natin. So, let's, congratulate the Filipino people. Yes. Sinasabi nila, lagi na tumatawa. Pero ito kasi yung way natin eh. Oo, para ipakita na kaya namin lagpasan kahit na anong pagsubok. So, alright. Kudos sa mga Pinoy. Totoo. Lalo na sa mga good Samaritans. Salamat. Yeah, thank you talaga salamat sa po. Bukal loob na pagtulong niya sa lugar ng Batangas. Cavite, and affected areas. Yes. Tayo rin dito sa Puritan's Pride. No? Later, i-discuss rin natin. Mm-hmm. Pero dito tayo sa Puritan's Pride, magkakaroon din tayo ng donation along with the initiative ng Sanggunian Kabataan ng sa Torosari Silangan. Mm-hmm. Sa Panteros to, no? SK. So, shout out kay Matthew, siya yung chairman. Yes, ng, okay, chairman Matthew Palma. So, pupunta sila ngayong Saturday at mag-donate sila. So, marami na silang nalikom, no, na cash and yung food. On our end, magbibigay rin tayo ng cash and yung mga gamot. So, kasi marami rin doon yung like, sa paracetamol sa caloperamide para di sa sakit ng ulo saka sa chan. So yon, later guys, we'll be discussing it. Ilalabas rin namin sa screen kung paano mag-donate in case gusto niyo pang mag-donate sa mga tao sa Batangas. Okay, so alright, so sige, let's start na at i-discuss na natin ngayon ang ano muna, kasi meron tayong tatlong ano eh, what to do before, during, or after. So siguro discuss muna natin yung after. Kasi yun yung nangyari na ngayon eh, di ba? Okay. At yung napapanahon ngayon na parang magandang timing. What to do after ashfall? So ano nga ba you want? So first is as soon as the ashfall finishes, scrap off the ash that has accumulated on the rooftops to prevent collapse. So, tanggalin natin yung mga abo na nasa bubong. Yeah, well, actually, yung mga abo na yan, pwede, nagkakos din pala yan ang pagkasira or pagkablok ng mga bubong natin. Was na magtagal siya. Tama, kasi corrosive daw nga siya eh. So, pwede yung mga bubong natin mabutas, magandang mabutas pag nabasa siya, gano'n. Then, yung mga bagay din sa paligid na tama, metal, maaring madaling mabulok. So, guys, so, kung may mga bagay kayo na alam nyo yung apektuhan ng ashfall, linisin na. Linisin. So, yung mga bubong nyo dyan, kung hindi nyo pa nalilinis. Yan, urgent. Urgent na, yun, ha? Dapat nga yun, ano pa, nung Monday or nung Tuesday. Tama, naalala mo yung may nakwento ka, Dal, di ba? Parang may nakita kang post. Yes. Actually, yung friend ko, taga Batangas siya, sa may Agoncillo pa mismo na isa sa mga naka-lockdown ngayon. Talagang sobrang damage yung bahay nila.
Ngayon kasi nag-evacuate na sila, nasa Lipa sila sa kapatid niya. So, nakausap ko siya through Messenger, sinabi nga niya na damage na damage. Yun yung term na ginamit niya. Tapos naiyak na lang sila kasi nagulat talaga sila sa nangyari. So, shout out pala doon sa yung Batangas pala. So, ibig sabihin like yung Lipa. Hindi sila ganun ka-affected. Hindi. May mga area na hindi na-affected. So, at least hindi naman buong Batangas. Pero kasi yun nga, may mga nakita ako na parang naka-lockdown na, naka-mandatory evacuation. I think 14 towns na yung nandun sa naka-mandatory ano. So, napaka-dan. Dami niya. Dami talaga. Okay, next. So, okay ha, yung mga bubong dapat linisin dahil ang ash. Corrosive, nakakasira ng mga metal, ng mga bubong. Yes. Next. So, yun, after nung i-remove yung ash dun sa bubong, kailangan nyo siyang tagalin gamit ang tubig. Ayun nga, para nga ma-prevent yung corrosion. Ayun. Sunod yung sa mga sasakyan. Sa mga windows and doors. Pati sa mga bahay natin, ha? Kailangan kumamit muna ng tubig bago nyo sabunin. Oo. Saka huwag daw pupunasan. Kasi pag pinunasan nyo na may mga ashes pa, scratches ang aabot ng sasakyan. Oo, yun nga pala. Kasi medyo matigas. Matigas siya eh. Oo, hindi siya pindo. Na hindi natutunaw ng water eh. Talaga siya pag-inscratch. So, paliguan nyo muna ng tubig. Yung mga sasakyan. Tapos, ito, yung collect the ashes and put them in an area far from the drainage. Ayan, maganda yung Kasi, yun nga eh, hindi kasi natutunaw itong mga ashes nito. And sa sobrang dami nung bumagsak na mga ashes, kapag inano nyo lang yan ng tubig, syempre, ang punta niya sa drainage, di ba? Yun nga, maiiwan lang dun yan, mababara yan. Yes. Kaya, yun nga, if maglilinis kayo, kumuha kayo ng pansalo dun sa bandang drainage para at least makolekta nyo pa. Ang ginawa ng Laguna, ginawa nilang bricks. Ay! Nabasa ko yan, yung diba, sa binyan yata. Diba? Parang gumagamit sa pagpapatawa ng bahay ng mga affected. So, nakakatawa naman ng Pinoy. Talaga, napaka-creative. So, shout-out dun sa naka-insip ng gawing bricks. Ayan, ang galing. Iba talaga yung galing ng Pinoy. Siyempre. Napakagaling. Okay, next. Ano pa? So, dito pa, sabi, wash grass before feeding the animals or livestock. Ayan, bakit nga ba? Kasi guys, alam nyo ba kung bakit? Kasi maaaring yung mga mahal nating mga alagang hayop, pwede rin silang malaso, naapektuhan kapag nakain nila yung ash pole na nasa pagkain. Kasi usually, di ba, yung ibang mga alagang ano aso sa labas pinapakain. Tsaka lalo na yung mga may farm dyan. Ayun, ang daming naapektuhan kabayo. Yung mga kabayo na pinang-horseback riding sa Taal, no? Nakakaawa rin yung mga pictures. Yes, grabe. So, I hope, sana hindi rin natin pabayaan yung mga alaga natin. Kasi buhay din sila eh. At affected rin sila doon, di ba? Kung tayo nahihirapang huminga, masakit sa mata, di ba? Sila rin. Sila sa labas, So, ito, next. Next, pakuluan po muna yung tubig bago inumin. Yes, tama yan. Kaya dapat yung mga tubig is covered dapat. Yes, covered. Para hindi ma-contaminate ng ash. Pero yun doon sa mga, kasi may mga area talaga na minsan nahihirapan kumuha ng tubig. Sagri po talaga sila kumukuha ng tubig. So, kung guys, ayun, kung sagri po kayo kumukuha ng tubig, madaling pakuluan muna natin to bago natin gamitin. Para maiwasan din natin yung pagsakit ng ating mga sikmura. Ng mga sikmura. Kasi may tendency na, di ba, lamesa dam, maaring open area yan eh. Tama. Yan, para din sa kalusugan nyo, madali muna natin pakuluan. Yan, bago natin inumin. Okay. Kaya nga doon nagtanong ako sa SK, kina Matthew, ang sabi nga niya sa akin, isa sa mga kailangan nila, yung paracetamol and loperamide. Kasi nga, marami rin nagkakaroon ng diarrhea. LBM, diarrhea, dahil rin doon sa tubig. Okay. Next. Yun, bago, pag punilabhan na yung mga gamit or yung mga damit, kumamit po ng powder detergent. Okay. Ah, kasi ano, no? Pag hindi nilaban, na yung ashes nasa ano, nandun pa rin. Lalo na kung sensitive pa yung balat mo. Diba yung mga bata nga na nagkaroon ng allergy. Ng mga skin rashes. So, yun, sa mga naglaba,
gumamit ng detergent. Maglaba ulit. Oo. Mm-hmm. Ayan. Wag lang natin panlawan, guys. Yeah. Mm-hmm. So, ito. Use a vacuum cleaner or shake yung mga furnitures to loosen and clean the ash. Mm-hmm. And kailangan. Cover your nose and mouth while cleaning. Importante yun. Oo. So, yan. Yan yung mga nalagyan na ng ano. Even indoors, yung mga gamit sa bahay, nalalagyan rin yan ng ashes. Tama. So, yun. Yun ang mga top things to do after the ash fall. So, I hope, guys, nagawa nyo na yan dahil, syempre, kung hindi, edi expose pa kayo sa at kung hindi nyo pa nagagawa, gawin nyo na, guys. Oo, gawin nyo na. Gawin nyo na today. Mm-hmm. Kaya sana na nakuha nyo. Sorry. Yes, tama. Okay, so by the way, guys, yung list pala of things to do before, during, and after ashfall, kinuha namin to from Peebles. Ayan. Actually, ito may question tayo from one of our viewers. Yes, question. Ito. Siyempre, pag may question, mas maganda kung may price eh. Ay, oo, diba? Siyempre, bibigyan natin yan. Mamaya, di-discuss. Ito, sige, discuss na muna natin yung price. Ayan. So, sa mga magtatanong, magtanong ka lang. Mm-hmm. O kaya, sagutin mo yung contest question namin. Ayan. Meron ka ng fish oil omega-3 3%. Alright. So, we'll pick 3 winners, ha? So, those who are watching and on Facebook, sa Lazada, mag-comment lang kayo. Yes, comment right? below, guys. So, yung question pala natin, for those who want to participate, is, what should you do to stay safe during a volcanic eruption? Ayan. So, ito, yung listahan na to, dagdagan nyo lang. Okay? Yes. You can... ano, comment like yung sa before, after, or during, bahala kayo. And then, 3 lucky winners will get the prize. Yes. Okay. So, yun, ito, meron tanong si Eunice. Ito. Wait, ito. Ayan. Hi, Eunice. Hi, Eunice. Hello. So, shoutout sa'yo, Eunice. Sabi dito, ayan, what is the meaning of feebox? Oh, ano nga ba yun? Oo. Kasi actually, naririnig na natin yun lagi. Ang haba kasi. Pero actually, hindi natin talaga minsan. Ano nga ba ang ibig sabihin? Oo, may mga taong hindi pa rin talaga alam ang ibig sabihin ng feebox. So sige, sasagutin na yan ni Ayan. Yuan. Ayan, so feebox is Philippine Volcano Institute. Ayan. Mahirap eh, di ba? Mahirap, oo. Oh. Pero may meaning yan. Oo, may ito, meaning guys. Yan. Ito na talaga. Ito, sabi nga, P-Box. Philippine Institute of Volcanology and Seismology. Ayun! So, sana nakuha niyo. Sana nakuha niyo, guys. So, ito yung department in charge doon sa earthquake, sa mga volcanic activities. Yes. So, if you haven't liked their Facebook page, nagbabato sila doon ng mga updates. Oo, and yun nga, mga reminders. Ang daming sobrang useful information. Actually, hindi lang sa Taal yung update nila, pati sa Mayon, sa Bulusan, yung mga may level-level. Dahil I think Mayon daw is level... 1. Level 1, So, yun. At least all over the Philippines, makakakuha kayo ng updates doon sa mga... activities ng malapit na vulkan sa inyo. Kaya guys, continue to follow P-Box. Oo. Para updated kayo sa mga bagay-bagay nang nangyayari dito sa ating kapatid. Oo. Meron pang isa yung NDRRMC. Oo. Yung laging nagtetext sa atin. Oo, yung nagtetext sa atin sa ating gabi. Lagi tayo nakakalala niyo. Lagi nag-update sa atin. Pero may nakikita akong nagpo-post, ha? Nagtatampo sila kay NDRRMC kasi hindi sila tinetext. Mukhang may favorite. Oo. Pero ako nakaka-receive. Thank you. Kaya thank you. Salamat po. So, ayan, sa mga hindi pa nakaka-receive, wag naman magtampo. Baka hindi lang nakaregister yan. Kasi sa sobrang daming tao sa Pilipinas. Hindi naman siguro lahat. Tapos yung alarm pa dun sa ano, di ba? Pag nag-text yan, yung wang-wang pa, di ba? Parang, magbulat ka, mabibintang ka. Kukurin mo talaga yung phone mo, para ba sa akin? Sana ganun yung mga, tas ano, may options mo, na ganun. Tapos pagbukas mo, ang ganda ng message. Ang reminders. May reminders, di ba? Na mararamdaman mong, ano ka, para naalala ka. May nakakaalala sa'yo. May concern. Yes, tama. So, sa mga, ano, sa lahat ng mga tao dyan, no, huwag yung iisipin nag-iisa kayo dahil nandyan si NDRRMC. Okay. Okay, so, back to our topic. Next, yung is what to do before
Ito na. Ayan, yan. Before naman. So, ito, wala pang, or during muna tayo. Kasi okay. Medyo, so ito, during. Pabaliktad tayo, ha? Mm-hmm. So, sa during naman, sisimulan ko na, no? Stay calm and stay indoors. Okay? So, you have to cover your nose. If may N95 kayo na mga mask. But I think dito, dun sa mga talagang malapit doon sa Taal Volcano, kailangan daw talaga N95 na mask. Na nagkaubusan, no? Actually, maraming ano, parang pinupuntahan yung DTI kasi parang maraming nag-profit. Maraming nagtaas kasi ng price. Which is sad to know kasi may kalamidad na tapos ganun parang kayo. Sinamantala pa kasi institution. Mm-hmm. Unlike nga daw sa Japan na pag ganito, pinamimigay lang siya ng ito. Talaga? Yes. Grabe, no? Oo nga eh. So, yun yung nakakalungkot rin na news. Pero, sana, yun nga, thank you rin doon sa DTI at least. Yes. Inaano nila yun. Mm-hmm. May price watch sila doon. So, yun. Pero dito naman sa Metro Manila, pwede naman na raw yung surgical mask. Mm-hmm. Mm-hmm. Tapos, kung malakas daw yung ano, yung nga, kung malakas yung ash fall, yung maglagay ng mga tissue. Okay. Para lang fully covered. Okay. Okay. So, doon sa mga hindi nakakuha ng N95 mask dyan, pwede yung surgical mask. Yes. Okay. Next. Okay. Since nangyayari na nga, kailangan updated tayo, no? So, makinig tayo sa radyo, manood tayo ng TV para alam natin kung ano na yung latest update doon sa nangyayaring eruption. Okay. Ayun. So sa Facebook, ano ha, yun nga, NDRRMC, FIVOX, CNN, Rappler, ABS, GMA. Mag-subscribe kayo dyan kasi nakikita ko nag-aano rin sila eh. Nag-live stream sila ng mga TV news nila. Sa YouTube, meron. So, yun nga, get updates kasi hindi rin natin masabi yung mga biglaan. Maganda na yung ready tayo. Mm-hmm. Maraming pwede tayong pagkuhanan ng source. Ngayon, di ba? Nowadays. So, yes. So next. Keep your pets in their shelter or inside the house to avoid inhaling ash. Ito na nga, pinag-usapan natin kanina, no, na kawawa naman kasi may buhay din tong mga hayop na to, so kailangan din talaga. Kung nasa loob tayo ng bahay, isama na natin sila. Tama. Tama yan. Dagdag ko lang din, Kuya Jed, doon na. Diba pag nasa loob na tayo ng bahay, syempre yung mga doors or windows, may mga open and pa yan, air yung... May mga awang-awang yan. So tama. Guys, pwede natin yung takpan, mga tela, para ma-avoid din yung pagpasok ng ash. Kasi yung ash is, syempre, mahangin sa labas. May tendency na pumasok pa. Kasi mga microscopic particles, kaya konting awang lang makakapasok yun. Yung mga pets din natin, kailangan din alagaan natin kung mahal na mahal natin yun eh. Yan yung mga parang pangalawang kaibigan na natin. Tama yan. Oh. Diba pag umuwi tayo sa bahay natin. Yung una natin gusto makasalubong, diba? Dogs, cats, yung mga mahal natin pets. Ayan guys, so kailangan din natin papasukin sa bahay para maiwasan din rin makalanghap ng ash. Ashes. So, 'di ba? Pero grabe nga 'yun, no. Parang hindi mo siya nakikita. Like after nung day ng eruption, 'di ba? Medyo humupa na Monday, Tuesday ganyan. Pag lumabas ka, parang wala ka naman nakikitang mga ashes. Mm-hmm. Pero ang sakit sa ilong, para sisipunin ka, ang hirap huminga, 'di ba? Sa mata, tapos mamaya ang dami mo nang ewan dito. 'Di ba? Dami mo ng mga parang rashes. So wag natin i-underestimate yung mga 'yon kasi kahit hindi nyo sila nakikita, talagang ano siya eh, may health hazards. Totoo. So, next. Pero grabe yung epekto. Oo. Next. Yun nga, kung nagdadrive po kayo at nakita nyo maraming abo, tumigil muna po at kung kinakailangan palahin, yun po muna yung gawin kasi madulas po. Madulas yung mga abo. Tama, oo. So, next is, if outside, look for a shelter and wear glasses to protect your eyes, avoid using contact lenses. Yung mga naka-contacts, no? Bakit nga ba? Kasi may tendency may infection yung mata eh. Kasi it's very sensitive, one of the part of our body na sensitive is yung eyes. So once na naka-contact lens ka, tapos madumihan yung contact lens mo. May iwan sa mata mo yung dumi. May tendency ganun yung mangyari. Magkakos pa ng pagkabulag natin. Kaya yung mga
yung mga nagmo-motor din, di ba? Parang ang suggested, kailangan naka-mask and at the same time, naka-goggles. Naka-high glasses. So, oh, yan, guys. Ayan, next. Ito, next. Cover water containers and food to avoid contamination from ash. Mm-hmm. So, talagang, yun nga, protektahan natin kasi the ashes are all over the place. Pagkatapos pumutok yung vulkan, enduring. Kaya even if hindi nyo nakikita, huwag tayong pakasiguro. Yes. Diba? Let's just be safe. At yun nga, takpan na lang, stay away outdoors, isara lahat. Okay, so... Ayun, kung kakain naman hugasan pa rin. Like yung mga prutas and vegetables, hugasan po muna natin bago natin kainin. Tama, tama. So, ayan. So guys, so guys, sana nakapulot kayo. Always remember that. Tandaan nyo yung mga sinabi namin. At ito naman, yun nga, makikita nyo rin sa Feebox Facebook. Nakakabulol to. Facebook page. Oo, sa Facebook page. Ayan. Okay. So, before we proceed, no, commercial muna tayo. So, everyone, I hope you guys can follow us on Lazada, Facebook, and Instagram to get the latest news, exclusive deals, and offers from Puritan's Pride Philippines. And also, don't forget to collect the voucher exclusive here on Lazada Live. So, 50 pesos off for a minimum spend of 500. Tapos, and 100 off naman for a minimum spend of 1,000. Exclusive yan, ha? Exclusive yan dito sa mga nanonood sa Lazada Live. Yes, guys. So, if you're watching sa Facebook, please, try nyo manood sa Lazada Mobile kung may access kayo. Nandyan yung link doon sa description. So, for the contest, what should you do to stay safe during a volcanic eruption? Yes. So, ito, meron na tayo, winner! Sino ba siya? Si Kimmy Dora! Evacuate immediately if disaster is coming. Ready your basic needs. Ayan! Maganda, maganda yun, ha? Oo. Ang galing naman ni Kimmy Dora. Thank you, Kimmy Dora. Uy, pero alam mo, ano yan, ha? Naalala ko, may nabasa akong article. Parang mommy siya na nakatira sila sa Tagaytay. Tapos parang lumabas lang daw siya doon sa condo nila para bumili sa grocery. Okay. Tapos biglang, nung nakalabas na siya, after nung grocery niya, malapit lang yung bahay niya para mga... 20 minutes away lang or 10 minutes away. Kaso nung paglabas niya nandun na, as in sobrang traffic na raw kasi nag-erupt na nga yung ano, Taal Volcano. Tapos lahat ng mga nasa kalsada, parang lahat gusto na umalis from Tagaytay. So sobrang traffic daw. Ang problema ito, yung anak niya na parang 11 years old yata, iniwan niya doon sa condo mag-isa. Kasi nga mag-grocery lang naman siya, di ba? So parang yun naman daw yung usual ano nila. So isipin mo yun, no? Parang from 3 o'clock or 4 o'clock yata hanggang mga gabi, umabot ng ganung katagal yung oras para makabalik siya doon sa bahay. Dahil nga doon sa biglaang nangyari. Kaya well, good news naman is they were able to get home safely. Tapos umalis na rin sila, nag-evacuate na sila. Kaya, Kimmy Dora, that's very timely, no? Evacuate immediately if disaster strikes. Kasi, you won't know, eh. You won't know kapag nandyan na yung, ano, yung disaster. Tapos, nag-relax-relax ka pa. Kasi chances are, maiipit na kayo. May bottleneck na paalis, di ba? So, thank you. Thank you, Kimmy Dora. Siyempre, ikaw ay manalo ng Kingston Omega Fish oil. Okay. Nice. Congrats. Please send us your your details by sending us a private message. And also shout out again, ha. May kasama tayo actually from Sanggunian Kabataan. So, hi. Ano yung name mo? Gary, halika. Samahan mo na kami. Dito ka muna, Gary. Ayan, dito ka, Gary. So, asa ka dito, Gary. So, ano ba gusto mong tawag namin sa'yo, ma'am or sir? Of course, for the respect of all the people, sir. Oh my God! Sir, okay. Dahil alam mo, dito sa Puritan's Pride, we respect yung gender. Yes. LGBT. So,
we respect everyone. Kaya kung how you want to address yourself, mm-hmm. let us know. Yes. Yes. Dahil we're open to it. Ang gusto naman natin dito lahat masaya. Yes. So yeah. So Gary, can you tell us more? Kasi na-discuss nga namin dito yung initiative ng SK sa Patero sa Torasares Silangan. Para naman to the benefit of our viewers. Yeah. First of all, maganda-maganda po sa lahat po ng viewers po ng ating Puritan's Pride. At nagpapasalamat po ako dahil po na-invitahan po ako bilang isang representative po ng Silangan po ng Patero. Siyempre naman, no? Actually, masaya kami na nakapunta ka. Okay. Yeah, yeah, nakakatuwa rin yung initiative nyo, eh. Sipin ito, you guys are from sangkot niya ang kabataan. Yes. So, itong mga to, mga bata pa to, how old are you? 24, yeah. 24 oh, lang! Bata so, sige nyo, di ba? Oo, mukha kang 20. So yun nga, di ba? Parang pero yung social awareness nyo, talagang sobrang active kayo sa, to help people. Kaya sobrang nakakatuwa naman yun, di ba? Parang may inspire ka to do good rin. If you see someone na parang yun nga, ikaw mas bata pa, na talagang sobrang passionate sa ginagawa mo. Diba? Nakakadala. Kaya nga tayo, diba, magdo-donate. Oo, okay. Yun na, yung kayo na nga, pinag-usapan niya po yung tukul nga po sa naging pangyayari po sa Batangas. Yung SK Pateros po ng Silangan and buong Pateros po is nagkaroon po kami ng donations. Ngayon okay. po is nagka... Ang may hawak po ngayon is si Kuya Paul Cruz. Okay. Hi, Paul! Hi, Paul! Actually, kilala ko yan. Oh, hi, Paul! Oh, sobrang galing na volleyball player niya. Katim ko yan! Katim ko yan! Hi! Yeah, katim mo! Kabarsisiyan niya. Hi, Paul! Mabait na bata yan si Paul. At nagkaroon po kami ng mga konting kuwan mga donation para sa mga victimized. Nakalikom po ng 92,000. Oh, grabe! That is ang laki, oh. Oo, ang laki niyan, ha? Saan galing yan? Like sa, yeah, sa mga donation po ng lahat po ng mga Pateros. Pateros po. Oh. And then mostly po, sa lahat din po ng mga gustong-gusto magtumulong po sa... Kasi po ngayon po hindi naman po importante kung gano'n po kalaki o kaliit yung binibigay mo. At least nakatulong ka po. Tama. It's the thought that counts. Yeah. So, mga nag-donate sa mga... Anong pangalan ulit nung initiative nyo? Offline. Parang part po kami ng SKN Tayo sa Pateros po. Tayo. Anong ibig sabihin ng Tayo? Yung youth po kasi siya na buong SK po yung kasama po doon. So yung sama is Tayo. Yeah. Oh, shout out to Open Kalahe. Nakita ko parang hashtag Open Kalahe. So guys, if you wanna search like sa Facebook, sa Twitter, Instagram, no? Hashtag Oplan Alae. Yeah. Oo, yan lang. Para makita niyo yung mga posts nila. Oh. So thank you nga pala dun sa mga tumulong. Shout out sa mga taga-Pateros. Lahat natin yung mga yan. So 92,000. Tapos may nakita pa ako sa mga pictures na on top of the cash, marami rin nag-donate ng mga goods, di ba? Like food. Oo, nakakatuwa naman. So, guys, if you haven't donated yet, kasi minsan ang hirap rin maghanap ng pagdo-donate. Kasi parang, minsan, maraming mga tao yung hindi kaya magpunta sa Batangas, probably because of the lack of time. Marami tayong mga organizations na talagang pupunta sila ng Batangas. Like in your case, pupunta kayo kailan? I think po ngayong Saturday. Saturday. Oh. So yun. So pwede kayong mag-force through na donation sa kanila. Okay. So, like in our case of Puritan's Pride, mag-donate kami sa inyo. Maraming salamat. Ang suggestion ko lang din, kung halimbawang hindi man sa kanila, maraming paraan. Oo, marami. Diba? Oh. Maraming paraan para makapag-donate tayo ng tulong natin sa Batangas. Mm-hmm. Marami ko nakita sa Facebook. Mm-hmm. I think yung... may isang courier company nag-offer sila ng nag-accept sila ng donation and they will waive the shipping fee. Nakakatawa. Thank you. So Gary, sige, can you tell us more kung paano niyo in-identify yung tutulungan niyo na like na organization or group? Yung sa ngayon po kasi is
pagpaplanuhan pa po namin ng mas maayos po talaga yung kasi ang hirap naman po na parang bigla ka na lang kung pupunta doon na wala pong mga communications. Parang ang hirap na magbigay ka agad-agad kasi hindi mo naman ma-identify na talagang sila ba yung mga nangangailangan. Kasi di ba, yes. Pero ngayon kasi talagang mas pinapriority namin yung makalikom pa kami ng mas marami para po sa kanila. So, yung nandun naman sila, di ba, sa Batangas. So, tama yun. The priority is yun nga, to gather yung mga idodonate. At saka dapat po, sure na sure po kami talaga mapupunta po talaga sa mga taga-Batangas po yung mga donations. Kasi talagang pupunta kayo, di ba? So, yun. I think, di ba, sa news, ang dami nang nagsasabi ng mga list of evacuation centers. So, madali lang yan. Ang pinakamahirap ngayon is really to generate yung mga donations. Yes. And I hope you guys succeed, no? And we're really so happy na yun nga, we would be able to tie up with you guys para at least maparating rin namin yung tulong namin sa mga naapektuhan ng volcanic eruption. So, thank you, Gary! We will be flashing rin for those who want to donate cash doon sa bank accounts ng mga people involved dito sa Upland Alae. Alright. Thank you so much. Congratulations. Oh, hindi 'di ba? Hindi reason yung parang bata ka para hindi ka makatulong. In fact, you guys serve as our inspiration, 'di ba? Na parang ito bata pa lang tumutulong. At saka most important din po kasi yung pagpe-pray po talaga kay God. Yung ayun po yung pinakamalaking sandata po ng bata. Thank you, Lord. Thank you, God. Tao kasi hindi man makatulong cash or through noodles or canned foods, a simple prayer will do. Yes. So, ito, I think nandito na, no? So, we'll be posting rin sa comment section yung mga bank details. But right now, it's already posted on the screen yung mga bank accounts ng mga SK officials ng Santo Rosario Silangan Pateros. Galing-galing naman. So again, thank you Gary going here ha. Salamat. And syempre, si Gary, I think parang anong gusto mo bang supplement? Parang bagay kay Gary. Fish oil. Yes, maganda yung fish oil. Oh, it's good for your heart and skin. So bibigyan ka rin namin ng fish oil. Thank you for your time. Thank you, ha. Thank you. So all right. So ngayon nandito na tayo sa okay, so third na tayo, no, yung sa topic natin. So before eruption, ano ba ang nandito sa ating ashfall preparedness guide by DOST FIVOX? First, sabi nga, listen to the radio. Bakit, ito yung sinabi natin kanina. Yung makinig. So, yan guys, parang wag tayong maging ano lang, parang walang pakialam sa pagkita. Diba? Maging ano tayo, maging sensitive tayo, guys. Maging sensitive tayo. Yung pakikinig sa radyo kasi isang malaking bagay. Or sa TV. Kung walang radyo kasi, sa TV. Sa TV. And kung walang TV, sa cellphone. Maraming paraan, guys, para maging aware tayo sa nangyayari sa paligid natin. Tama. Ayun. So, sinasabi nga, kailangan ready tayo. Excuse me. Kailangan meron tayong mga first aid kit or emergency aid kit. Ano ba ang mga laman dapat? Ideal na laman ng first aid kit. Okay, ito po, alcohol, bandages, yung mga cotton, gasa, mask, adhesive plasters, medicine, tweezers. Ayun po yung dapat laman ng first aid kit. And sabi kasi, diba dapat sa bahay meron ito? Hindi mo kasi alam kung saan ka dadat na ng ganitong calamity. So kung nasa labas ka, kung nagda-drive ka, dapat sa sasakyan meron ka rin. Meron ka rin, okay. So kasi kapag nandun na yung disaster, parang ang hirap na kumalap nung laman sa first aid kit. Like diba yung mask nga, nagkaubusan. Yung mga natira, tama, ang tataas na nung price. So yun. Eto, ano pa? Food. Ayan, syempre. Like, I think yung mga chips, yung mga biscuits, di ba? Oo. Ayan, bottled water. Isa sa mga kailangan din natin ngayon. Kasi hindi naman nag-expire yun eh, di ba? So, bili ka lang nung kahit mga 300 ml na bote. Tapos ilagay mo sa doon sa parang kit mo. Or sa make sure na malinis po ha. Oo. Next po is flashlights and batteries. Yan. Isa sa mga kailangan natin. Kasi may tendency magkaroon ng mga brown out. So, 'di ba sa Batangas nagka-brown out sila? Oo.
Radio? Yes. Oo. Lighters and matches. Mm-hmm. Whistle, napaka-importante dito. Siyempre, lagi gas mask. Gas mask, oo. N95, ang mahal pala nun, no? N95. Oo. Yung N95 pala, parang like, alam mo, sa mall, parang ano siya, parang 100 pesos yung ano, hindi yung parang surgical mask lang na parang sa 10, tag-5. Oo. Nagulat nga ako sa presyo nun. Pero mahal siya. Kaya parang, nung nagkaroon ng shortage, talagang meron na naging 200, 300, grabe. Grabe naman. Next po is goggles. Goggles, protection para sa mata. Mm-hmm. Yes, knife. Okay, blankets and spare clothes. Mm-hmm. Siyempre, rope. Rope, na at least 7 meters. Yes. Oo, 7 meters long. 7 meters long. Mm-hmm. Plastic wrap. Okay. To keep ash out of electronics. Tama. Toiletries. Oo. Pen and paper. Pen and paper. Sure. Emergency contact numbers. Yeah. And cash. Okay, tama. So, yan. So, kailangan i-prepare, guys, before para i-prepare bago maranasan yung isang disaster. Yes. So, dun sa mga wala pang mga first aid kits sa bahay, I suggest ngayon, kompletuhin nyo na. Saka, mabibili mo to naman sa kahit saan. Mga pharmacy, mabibili po to. Tapos yung mga, parang yung mga stores ngayon, like yung mga makikita sa mall, naglabas sila ng ng mga statements na hindi sila magtataas ng price. Okay. They'll thank you. Watch the prices of their products. Kaya, na lang. Doon, siguro yun, pwede nyo i-check out yun. At kompletuhin na natin para at least hindi rin kayo mabigla in times of calamities. So next, ito, prepare dust mask or clean cloth for covering the nose and eye, goggles for the eyes. Ayan, so, parang yung during. So, sobrang importante talaga may mask tayo. Kasi yung mask, pag walang kalamidad talagang hindi mo rin naman iniisipin gagawin. Hindi mo mapapasok sa isip mo na kailangan mo. Oo. At actually, medyo irritable nga rin ano eh. Di ba? Magsuot ng mask. Pero, sarap na mukha. Di ba? Tapos, init pa. Namula yung init. No? Tapos, halimbawa, yung kakagising mo lang, tapos nakamask ka. Mm-hmm. Pag nagsalita ka, no? Ramdam mo yung ano. Di mo alam kung sa ashfall ka. Para sa isa. No? Oo. Kung sa ashfall ka, medyo matutuluyan eh. Next. Prepare cleaning supplies such as broom, vacuum cleaner with spare bags and filters, and a shovel. Ito din, sabi nga, consider that you could be stuck in your vehicles for emergency supplies. Sinabi in your vehicle. Kaya dapat may dalawa, di ba? Dalawa yung prepare mo. O meron, maglagay ka rin sa sasakyan mo. Ito. Have food and water provision for pets, poultry, and livestock. So, yun nga. Siyempre, yun minsan yung ano eh, pag in times of panic, pag nabigla ka, yan yung medyo makakalimutan mo. Kasi siyempre, ang dami mo nang iniisip, under duress ka, stressed ka. Kaya parang, yun, sad to say, yun yung mga na-overlook yung mga pets. Kaya di ba, ang daming picture sa Facebook na makikita mo yung mga pets. Nakakalungkot. And last, know the location of evacuation area. Importante talaga to. So, I think, yun nga, itanong nyo na sa barangay nyo kung saan yung evacuation area. Usually kasi, like sa mga covered courts, sa city hall, ganyan, nandyan yan, di ba? Pero, it pays to know. Kasi, syempre, kung saan ka nakatira, titigil ka naman doon na matagal, di ba? So, take time to go to your barangay hall, ask your barangay captain kung nasaan yung evacuation. Kasi may designated naman talaga. And ito pa pala, no? In case na maabutan yung mga bata sa eskwelahan, dapat alam nila yung school's emergency plan. Kasi wala tayong mga magulang nila, so kailan alam nila. Diba? Kasi baka mamaya, ikaw nasa office, yung anak mo nasa school, diba? Ang hirap. So at least aware lang tayo. And lastly, have indoor games and activities ready for children. Ayan. Well, actually, isa to kuya dyan sa pinakamaganda. Kasi alam mo, yung mga bata kasi may tendency magpanic, matakot, phobia. So, dun sa mga parents natin na may mga children, magkaroon po tayo ng mga activity na alam natin na hindi mapapansin ng mga bata yung mga nangyayari sa dito. Oo, tama. Magandang ano yun. Magandang insight yun. Ayan. And on top of that, yun nga, parang hindi rin kasi option. Like, maglaro sa labas yung mga bata. So,
Ang okay to, no? Buti nagpo-post ang Feebles. Ayan, so thank you, Feebles! Thank you! Thank you. I-share natin yan. I-share natin yan sa Facebook natin and sa mga social media accounts natin. Yes. Mm-hmm. So, thank you sa mga viewers namin. Again, follow us on Lazada, Facebook, and Instagram for the latest news, exclusive deals, and offers from Puritan Sprite. Yes. And don't forget to collect the voucher exclusive here on our Lazada Live. Mm-hmm. 50 pesos off for a minimum spend of 500. Yes, and 100 pesos off for a minimum spend of 1,000. Yes, alright. And then, to sa contest namin, no? Question is, what should you do to stay safe during a volcanic eruption? Alright, so sige, mag-announce tayo ng another winner. Ayan, may bago na naman tayong winner. At siya ay si... Sheena Vanessa! Yes! Sheena, congratulations! Keep hydrated para hindi mangati ang lalamunan from the eye. Ay, totoo yan! Kala ko minsan, sensitive din yung lalamunan. Hmm, di ba? Tapos yun nga, para magtataka ka, di ba? Yun yung parang kung hindi ka aware doon sa nangyayari, mararamdaman mo lang sa katawan niya na parang bakit ngayon parang ano, parang may sore throat ako, parang makita yung lalamunan ko, or para hirap ako huminga. Oh, di ba? Mm-hmm. So yon, keep hydrated. Salamat Sheena. Congratulations. Shout out pala tayo. Kay Sheena Vanessa, all you need to do is to send us a private message with complete name, complete address, and contact number. Mm-hmm. Yeah. At okay. Ito ang bibigyan namin ng triple omega 3. Yes! Alright! Congratulations! So, shout out pala doon kay Caitlin 16, watching from Pampanga. Wow. Ah, yan, Pampanga. Ano yan? Sa mga nasalanta rin ng vulkan yan, yung Pampanga. Mount Pinatubo. Tumulong nga sila kaagad. Sabi nga nila, kami naman. Ang payback time, di ba? Yung hashtag payback. Oh, I think si Governor Delta. Oh, yung niyo. Thank you, Caitlin 16. Oh, so it's time for payback. And yun nga, yung mga tao sa Pampanga are really looking forward to helping. Mm-hmm. And a lot has helped as well. And shoutout rin kay Espanola Nava Melanie. Ayan! Watching from Bataan. Oh, alright, so, syempre, shoutout din sa mga viewers natin, 142. Yes, thank you. And we already have 3,000 likes. Nice, okay. So, thank you. Ayan, doon sa mga viewers namin, ano na, comment below na, baka kayo na manalo. Oo, may isa pa tayo, may isa pa. Meron pa kaming isang bibigyan na winner. Sino kaya ang makakatanggap? So, again, no, shoutout doon sa SK ng Santo Rosario Silangan Pateros, yes, kay Gary, kay Matthew, kay Paul, yung iba pang members. Yung iba pang members, oo. So, kasama nila dun sa kanilang Offline Alae. So, we really hope you guys succeed and yung Puritan's Pride will be part of this wonderful initiative. Yeah. Well, no? Gusto ko sila i-congratulate, ha? Hindi lang dahil sa malaki yung naipon nila. Mm-hmm, but mm-hmm. Kasi ang naisip agad nilang tumulong. Doon sa naisip mong tumulong sa kapwa mo, congratulations. Diba? Diba? Yung parang, yung first step na yun. Yes! Magandang bagay. Tama. And alam mo, since tayo dito sa Puritan's Pride, no, our theme is parang your healthiest you for less. Yes. Alam nyo ba na parang one of the most affordable or cheapest ways of being healthy is to stay happy. Yes. Yeah. And one of the best things for you to do to stay happy is to help others. Yes! Kaya yung mga matutulungin, masasaya, di ba? Yay! Oh. Kaya mas masarap tumulo. Kesa ikaw yung tulungan. Oh. Kaya parang actually, the act of helping, in a way, parang ano na rin siya eh, hindi talaga siya na para gagawin mo rin siya sa ibang tao lang. But you're actually doing it for yourself. Kasi when you help, you feel satisfaction. Yes, tama. Diba? When there's gratitude, when the people, like, yun nga, mag-thank you sa'yo. Actually, even if hindi pa nga sila nag-thank you, just the act of helping out, ang gaan na sa pakiramdam. Yes, yeah. Diba?
So yun nga, there's really value in yung saying na parang share your blessings, mm-hmm. Diba? Mm-hmm. And also guys, when you help, don't expect in return. Yun, oo. Taba na yung ano. Ang balik nun sa'yo is the peace of mind, mm-hmm. yung sarap sa feeling, mm-hmm. na nakatulong ka, diba? So in general po ha, sa lahat po ng tumulong na maraming salamat po. Yeah. Thank you. And sa lahat ng mga tutulong pa. Okay. Mm-hmm. Saka po sa mga tagapateros na tumulong. Oo. Yes! Alam mo, tayo, like ako, no, tagapateros ako. Yes, tagapateros. Ako din. Now, diba, tayo, mga tagapateros tayo, kaya... Even sina direct Papi Rolls. Pag may ganyan talagang calamity, nakikita talaga yung oneness. Kahit tayo sa pateras, nakikita natin na pagtutulungan na yung pinag-uusapan, may unity. Tama. Congratulations sa pateros. Keep it up. Kaya nga, small town with a big heart. Ayun, no? Small town with a big heart. Babatiin ko yung kapitan namin, no? Si Kapitan Romy Lodron. Ayan! Mga parents ko. Mga ano yan, tagapateros talaga yan, true and true. Yes, yes. At talagang yan yung mga tumutulong talaga yan. Oo, no? So... Okay, so last winner natin, i-announce natin. Kasi mamaya meron pa pala tayo, no? Kasi yung contest natin sa Facebook, sasabay na rin natin dito. Okay. So we'll discuss it later. So, eto, last lucky winner. Si Roxanne Mayer. Yes! Congratulations, Roxanne, and thank you. Importante to ha. Stay calm, cover your nose and mouth with mask or clean cloth, and wear protective goggles. Oh, ayun! Okay. Salamat. So, yung mga winners namin, si Kimidora, Sheena, Vanessa, and Roxanne Meyer, please send us a message. Okay. So, eto na. Alam nyo kasi, guys, for the benefit of our viewers na hindi nakakaalam, meron tayong contest sa Facebook na last week, yung what is your New Year's resolution? Yeah. So, nagtanong tayo sa mga Facebook followers natin. So, nagtanong tayo dun sa mga Facebook followers natin. Ako na mag-edit. Para dun sa mga New Year's resolution nila. Tapos, we will pick yung mga best answers. Wow! Plus, syempre by best answer, iba-ibang factors yan. Nandiyan yung quality ng sagot, yung support na nakuha, number of likes. And nakakatuwa kasi ang dami nating response na nakuha. Okay. So, before we announce our winners, sa lahat ng nag-participate, we will be giving out a 200 peso voucher. Wow! 200 peso voucher for a minimum spend of 1,000. Yes. Wow. So, kahit hindi ka nanalo, meron ka ng voucher. Okay. Congratulations and thank you. Tapos ito ha, dun sa mga winners natin, pumili kasi tayo ng 10. Mm-hmm. So what they will be getting are the following. Una, syempre, yung bestseller natin, na Fish Oil fish Omega 3. Oo, iba yan. Plus, we'll give out 1,000 pesos worth of gift check, which they can use to purchase Puritan Sprite products. Wow! Iba! So, sige, simulan na natin. Simulan ang New Year dito sa Puritan. Ito, ako na unang mag-announce. Sige, go. Si Chini Dumandan Gestopa. Wow, ito yung sagot niya, ha? Genie. My New Year's resolution is a continuation of the past years. Mm-hmm. I always put more effort on everything I make. In every decision and responsibilities, I give especially to my family and friends. Mm-hmm. Ito na. I do pray to the Lord, the only thing that money can't buy, which is good health, and hoping to get it through your fish oil omega-3 triple strength soft gels. Ayun. And lastly, I'm praying the courage and acceptance to my greatest pain, which is losing my baby. I hope I can manage my loneliness and longing for my beautiful angel up there. Mm-hmm. Continue loving my family and have a correct and healthy lifestyle would be much better. That's all. Thank you. Wow! Ang sincere. Anyway, congratulations. Oh, Jeannie. Congratulations. 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 Yeah, oh.
Shoutout din pala no sa friend natin na si Carol. Just Hi, like Jeannie, she also lost Ate her baby. Carol. Oh, Ate Carol, ha? Carol, pagaling ka dyan, I hope. Yun nga, recover kasi naka-CS rin siya noon. At yun nga, bata pa naman siya, mahaba pa ang buhay, darating din na mga blessings and babies. So, pray ka lang, cheer up. Meron na siyang angel na mag-guide sa kanya. Mm-hmm. Yun naman ang ano doon, di ba? Yun naman ang advantage doon. So, okay. Number two! Ako, sabi nga ni Catherine Amor Montilla, New Year is all about new beginnings and fresh starts. Wow. Mm-hmm. This year, I will be a better version of myself and giving myself more favor this year. Self-care, no? Self-love. Oh, oh, oh. Acknowledging my boundaries, realizing when to say no to many things and yes to few things. Ayun. To do what makes me happy and not to everything that does. Ayan, ang ganda niyan, ha? Oo, iba, ganda mga sagot na nakukuha natin, ha? Grabe na, deserve talaga nila. Oo, deserve ni Cathy yan, oo. Congratulations. Pero alam mo, totoo yun, no? Sa next episode kasi natin, we'll be discussing rin yung mga self-care, self-love. And one of the things that adds stress to us is yung saying yes to many things. Ay, ganyan ako dati. Oo. Oh, oh, oh. Ang hirap akong humindi. Diba? Ang hirap humindi eh. Pero actually, once you realize, no, common yan, lalo na sa mga bata, yung mga nagsisimula pa lang mag-work, yung mga hungry pa to prove themselves. Yun nga, actually, pag tinignan mo yun, it will, parang ano eh, mas nakakasama pa. Oo. Mm-hmm. So, thank you, Cathy, for that great answer. Okay. No, thank you. Saying no to many things and saying yes to what matters. Yes! Alright, Cathy. Thank you. Actually, may natututunan din tayo mula. Di ba? Oo. Oh, oh. Ako kaya gusto kong nagbabasa ng mga comments eh. Yeah, thank you. No. Thank you. Mm-hmm. Okay. Next. Okay. Ito. Okay. Sige, next. I'm setting my New Year's resolution by doing good for others more. I want to be a volunteer. So I think si Cathy mag-aano siya. Like ngayon, I'm sure. Ano kaya ginagawa niya ngayon sa Batangas sa recent na nangyari sa Batangas, no? Please keep us posted, ha, para may continuation yung ano natin, yung post mo. I won't just be benefiting to those who I would help. I'll also benefit myself. For me, being a volunteer can give me more sense of purpose. Oh. Ayan. Ito yung sinasabi natin, di ba? Mm-hmm. Na yung pagtulong, it doesn't, you don't need for the other people to say thank you to you. Kasi the act itself will give you so much benefit already. Mm-hmm. It will give you a sense of purpose, sabi nga niya, di ba? Will increase my self-esteem, make me happier, and will make my life more meaningful. I'm done with my last year's reflection, and it's time to look forward to the year that has started. Alright! Congratulations! Next. Ito na. It's a surprise. Ito, surprise to. Ayun. So, Si Aisa Fontecha. Sana tama. Binaraw. My 2020 New Year's resolution is to become a better person God has molded me to be. Mm-hmm. I've been to a series of ups and downs in life, but God alone makes me whole whenever I was broken about the circumstances in life. Mm-hmm. I also wanted to help my father in terms of finances. Uy, mabuting anak. Mm-hmm. Since he has been working hard for a long time. Lastly, I wanted to give hope, peace, love, and understanding in our household with God as the center of everything. Iba! Iba! Mabuti ka na! Mabuti ka na! Mabuti ka na! Dahil sa mabuti kang anak, especially like si yung father mo, no? Na-appreciate niya yung father niya. Oo. So, baka pwede mong ibili si father na or ibigay yung fish oil kay daddy. Diba? Oo. Kasi may 1,000 GC pa. Yes! Okay. So, ito. Next, si Castile Dean. Ito. My New Year's resolution is to develop the 2020 vision to see things clear and better this year. To have a positive mindset and be optimistic all the time. Mm-hmm. Pains and pleasures, wins and losses are all part of life's equation. That's why I will not give up easily.
I'll do better and be better in the week. Ang gaganda ng mga sagot ng mga contestants natin, ha? Tatawag na kabugan. Oo, kabugan to, kabugan. Oo, next, ito, Yuan. It's si Riza Floranza. Mm-hmm. Yan, sabi niya, my New Year's resolution is to travel more and see the world. Ayan! Oh, we support you, Riza. Sama na lang. Oh, sama kami. Sabi niya pa, I need to manage my finances in order to save for my new hobby. Ayan. I am starting to enjoy exploring the Philippines and it finds me relaxing and it helps release all the stress that I got from work. Iba! Oh, ganda, ganda, no? Pero totoo yan, no? Yung traveling, talaga nakaka-relieve ng stress yan. Iba yung nasa ibang lugar ka lang, tapos first time mong makikita. At diba? Nakakatuwa kasi inuna niya ang Philippines talaga. Oo. Uy, alam mo, shoutout pala dun sa ano, may nabasa ako dun sa isang ano, sa isang website sa Philippines, mm-hmm, na merong isang blogger na pinuntahan niya lahat ng 81 provinces dito sa Philippines. As in, from Ilocos Norte hanggang Zamboanga. Grabe, mula Apari hanggang Hulo. Pinuntahan niya. Oo, sana all. Pero ang gaganda ng pictures niya. Oo, shout out dun sa kanya. Okay, next. Ito naman, si Ray Leo. Mm-hmm. My 2020 New Year's resolution is to be more responsible and spend less on social media. Mm-hmm. Last year, I was addicted on mobile games. Mm-hmm. That's why I did not recognize some people who cares a lot for me. Mm-hmm. Now is the time to spend more on my special ones and show my affection to them. Wow! Yon! I'm sure may maraming nakaka-relate dito. Yung sa mga... Si Derek nakaka-relate. Ayun, si Derek, oo. Level, ano, 35 master dun sa Mobile Legends, no? Ang galing na. Oo. Pero nakakatuwa rin naman kasing, ano eh, maglaro ng mga mobile games, di ba? Mm-hmm. Pero kailangan rin na, ano, na in moderation. Yes. Like si Leo na parang medyo... Medyo nakaano nga siya, parang na-realize na yung nawawala sa kanya. Tama, tama. Sana lahat ng mga kabataan magkaroon ng realization din. Tama, oo. Okay. Ayan. Next. Karina Floranza. Mm-hmm. So sabi nga niya is, my New Year's resolution is to spend more time with the people that matter, mm-hmm, especially my father and my siblings. Mm-hmm. Last year, I almost did not see them often because of my sensitive pregnancy. Mm-hmm. I always lying down and cannot even walk for long hours. Mm-hmm. Oh. This year, I promised to myself that I will visit them more often now that I already recovered. Ayun! Congratulations, yes, Karina! At least recovered na siya, no? Mm-hmm. Kamusta? Parang hirap. Maraming mga babae talaga na may sensitive pregnancy, mm-hmm, diba? Ito yung mga minsan kailangan talaga bedridden ka. Oo. And yun nga, congrats dahil at least you're done with it, yes, and your baby is safe, yes, you are safe. Yes. And sana now, kita mo na palagi yung family. Oh. Yes. 'Di ba madadala na niya yung ano, yung apo, mm-hmm, ng parents niya. Yes. Oh. Yes. Ayan. Okay, next. Si Jen Gamboa Ahero. My New Year's resolution 2020 is always think positive. Throw all negative thoughts and pains and create the better version of myself. Sana healthiest version rin, no? Yes. Oh, in our life is 10% what happens to us and 90% how we react to it. Wow. Alam mo, totoo yan, ha? Diba? Kasi even yung seemingly mukhang bad news, pag tinignan mo yung ibang tao na talagang ang disposition nila sa buhay masaya, hindi sila nai-stress, no? Totoo. Parang talagang ano yun eh, nasa tao talaga, no? Yung totoo. How you will take, how you will react doon sa mga events and situations sa buhay mo. Mm-hmm. So, that's why I choose to be a positive person because being negative damage relationships like friendship, opportunity, and success literally takes a backseat from those who are overly negative. And it also makes unproductive days. Totoo yan, di ba? Kaya, no, makikita mo eh, yung mga tao na, yung mga positive, parang, minsan, may kilala ako, no, na parang, yung, like, sa pagkain, minsan, ang hirap pa nilang punuin yung 3 meals a day. Mm-hmm. Pero pag kinausap mo siya, ang saya niya. Samantalang parang may mga times ako parang pag nagugutom, bad trip. So di ba parang ang unfair no na parang tignan mo to, parang ang saya pa rin naman niya. So it's really how you take, ano eh, how you react. Totoo. Okay, so ito, put God at the center of everything I do. Someday all my dreams will come true. Keep praying and hoping.
I believe that our problem is a blessing to make us strong. So yon, use the problems as something of a learning opportunity. Yeah, true. If I can't solve it for today, then tomorrow. But if it is still not solved yet, there's still another tomorrow. Whatever situation I'm in, God put me there for a reason. So I keep my faith, keep fighting, and I don't give up because every day is a new chance and the best days are yet to come. Yes. Wow. Ganda naman talaga ng mga nakukuha nating sagot. Gusto ko yung sinabi na, put God as center of everything. Very, very good. Para at least meron kang anchor. Mm. Para hindi ka maliligaw, di ba? Now, when all is said and done, pwede mong pwede kang balikan. Mm-hmm. Nakakatuwa yung mga sagot nila kasi sincere. Oo nga. Mm-hmm. So, okay. Next. Ito, si Bon Irok Galliano. Mm-hmm. Become more polite. Mm-hmm, mm-hmm. This year, I will avoid offending people and will ensure that others perceive me as a good and trustworthy person. I will deal with rude people in the right way and learn how to say no. Ayan. Pwede itong i-apply sa pag-traffic, di ba? Tama. I will also spend more time with family and the people that matter. Mm-hmm. There is just too little time in this life for us to waste it on insincere and toxic people. No. I will focus on the people who I care about deeply, as this is the best way to stay happy. Wow. Ayun, ang gandang sagot rin yan, Ivan. So, congratulations! Oh. Congratulations sa inyong lahat. So, again, the 10 winners will each get 1,000 pesos worth of GC, which they can use to purchase Puritan's Pride products. And lastly, one fish oil. Yes. So please send us a private message. But since it's on Facebook, no, we'll contact you rin. So please check your inbox. We'll probably contact you tomorrow. So for the list of winners, we'll also include that in the episode description. Yes. So, sige, recap tayo of the winners. Okay, this is, ito po yung mga winners ha. Si Cheney Dumandan Gastopa, yes. Catherine Amor Montilla, Cathy Sedano, Asia Fontesha Vinaral, Kachel Dean. Yan. Risa Ferranza. Ray Leo. Karina Floranza. Yan. Jen Gamboa Hero. And Von Irak Galliano. Alright. Thank you. And of course, dun sa mga winners, ay, dun sa mga nag-participate, ha? Guys, meron kayong 200 peso voucher sa Puritan's Pride. Please send us a comment, and but we'll also contact you. So that's 200 pesos worth of GC for a minimum spend of 1,000 pesos. Alright! Thank you. So sa mga viewers namin and sa mga nag-like, thank you so much. Yes. Alright. Ito pa. Ayan, meron pa. Meron shout pa. Out. Ayan, shout out daw kay Sweetie. Yeah, Sabi ni Derek. Shout out na nanonood siya. Sweetie. Ito po ang next na question sa susunod. Yeah, so ngayon meron tayo 163 views! Yeah! Right! And 3,000 likes! So thank you guys! We hope to see you again on our next episode! Sana may natutunan kayo sa amin, guys! Oo nga, thank you! Thank you!